Hello everyone at mga ka-idols natin, and this is Edmund Mindaros Channel, isang content creator para mag-share ng guide at tips tungkol sa Facebook. At sa video ito ay tuturo ko kung paano makita at tanggalin ang violation alert sa Facebook gamit lang ang ating mobile phone. So mga kaibigan, maraming klase ng violation sa Facebook at dito lahat makikita sa support inbox. So mapamain Facebook man yan o Facebook page. Okay, so huwag na natin patagalin at start na natin. Ang next step ay kailangan mo lang mag-login dito sa ating Facebook application and then click lang natin yan. And then makikita mo yung ating profile. Ito siya. So dito sa right side, i-click mo lang yung Facebook profile natin. Okay, and then ito kasi nandito yung Facebook page ko. So connected po siya sa aking main. Kaya kung ano yung violation ko dito sa Facebook page ay makikita ko dito sa aking main, mga kaibigan. Alright, so ang next step ay scroll down ka lang. And then i-select mo lang yung tinatawag na help and support. So ito siya. So i-click mo lang yan. And then i-click mo yung support inbox. Okay, so i-click mo lang yan. And then dito na siya. So dito sa support inbox, dito muna makikita yung violation alerts natin. Okay, so dito yung reports about others, pag kinik mo yan, ito yung mga ni-report mo sa Facebook. Ayan, so dito masasubmit lahat ng reports, mga kaibigan. So may problems, ganito ganyan, nag-report ka sa mga ibang page, ganito ganyan, dito din makikita. Okay, and then next, pag clinic mo tong your alerts, dito mo na makikita yung mga violation and restrictions. So halimbawa ito, so mayroon ako dito ng restrictions katulad tong video na to. Ayan, yung music kasi niya, mga kaibigan. Ayan, so there are changes to your video, okay? And then, ito siya. And then, mayroon naman yung aking mga video dito. Ganon din ang mga violation ko, yung mga music lang, mga kaibigan. Ayan. At pag hindi mo video din yan, makikita mo dito, mag-a-upper dito. Ayan. Okay? And then, tuturo ko kung paano natin ito tanggalin. Okay? And select tayo dito ng ating isang restriction na violation. So, ito siya. Pag si clinic mo yan, dito lang sa baba makikita mo yung see details. Okay, so i-click mo lang yan. And then dito, click mo yung continue lang. So how does copyright work? So nandito yung mga information niya, mga kaibigan. Kasi pag nag-upload tayo ng mga videos na may music, ay sigurado po yan na makaka-copyright. Kaya pag ako nag-upload ay hindi na ako naglalagay ng mga music, mga kaibigan. And then next, i-click mo lang yung continue. And then, click mo ulit yung continue. So, pwede mong basahin, mga kaibigan, dito yung kanyang informations. And then, click mo lang yung continue. And then, dito na siya. Okay, so may mga option dito. Kung gusto mo ng accept changes, kung gusto mo ng i-dispute, o pinaglalaban mo yung video na yon, pwede naman. And then, next, meron ditong remove video. Okay, so, hindi na natin kailangan yan. So, kailangan na natin i-remove para wala nang problema. Okay, so, click mo lang yung remove. And then, continue. And then, next, click mo yung delete video. Ayan, so, ganun lang po siya kadali. Your video was removed. Closed. And then, back ulit. Punta tayo dito sa support inbox. And then, click mo lang yung alerts. Ganyan siya. So, na-remove na po siya, mga kaibigan. So, next ulit. Click natin yan. Yung ating restriction. And then, click mo yung see details. And then, click mo yung continue. And then, continue ulit. And then, continue ulit, mga kaibigan. And dito na siya. So, what would you like to do? Kung gusto mo ipaglaban, kung gusto mo i-dispute, pwede naman. And then, accept changes, pwede naman dito. And then remove video. So, remove na lang natin para wala nang problema. Delete video. Okay, so your video was removed. Okay? Ayan, so ganun lang po kasimple, mga kaibigan, kung paano natin makita at remove yung violation alert natin dito sa Facebook. In hope na nasundan nyo ang ating step by step nito at isa itong magandang idea tips na pwede natin gawin, mga kaibigan, at sundan. Ayan, so maraming salamat sa lahat ng sumusuport sa bawat tutorial ko, at kung bago ka lang sa aking channel, please huwag mong kakalimutan mag-like, share, and subscribe, and click mo lang yung bell notification para ma-update ka sa aking mga bagong videos and tutorials. So thank you guys, and see you in my next vlogs.